Hi guys, magandang hapon sa lahat. Welcome back to our YouTube channel. Kahapon, pinakita natin kung paano ginawa yung fence for our mini pond for the red-footed tortoises. Okay, so guys, kahapon, inumpisahan natin yung pagtali. So ngayon, tatapusin na lang po natin hanggang sa dulo. Pinakita ko na kahapon guys kung paano gagawin yung pagtali. So iikot mo lang po ng isang beses or dalawang beses, depende po sa iyo. Kung gusto mong mas matibay, di ikot mo ng dalawang beses. Tapos isa-isahin ang pagtali ang bawat bamboo pole. So malapit na po tayo sa end. So finally, matapos na po tayo sa ating tightening. So dito itatali na po natin ng sa end, no? Okay. So as you can see, napakatibay po ng ating ginawa. So hindi na siya kayang galawin. Tapos guys, gumawa po tayo ng mini pond. No, lalagyan po natin ng meron ng konting tubig, dadagdagan na lang natin ng water. Ito po, dito po maliligo yung mga tortoises dahil mostly nasa lupa sila. So hindi po ito kagaya ng mga turtles na nag-dwell sa tubig. So ito po mga tortoises, most of the time ay nasa lupa siya. Then paminsan-minsan ay nagsusoak siya sa tubig. Kaya kailangan meron din siyang ganito kahit maliit lang, no? Yung tamang-tama lang na mababasa sila. And then hindi po ganun ka, hindi masyadong malalim para madali rin silang makaahon, guys. Okay, so ito earlier may tinanim kaming this is actually a mango tree, kaya lang medyo namamatay dahil nilipat namin to, galing to sa labas. Tinanim po to ng aking ano, ng aking yumaong tatay. Pinagpasyahan po namin na ilipat dito, tingnan natin kung mabubuhay pa yan. Ngayon guys, ready na po yung pond natin. Nilinis na namin to. Tinanggal natin yung lahat ng mga basura. Kailangan tanggalin yung mga plastic, yung lahat po ng mga toxic. Okay, para hindi po ma-poison yung ating tortoises. So, ngayon ipapakilala ko po sa inyo yung ating napaka-cute na mga red-footed tortoises. Okay, so dalawa po sila. Punta po tayo doon. Guys, ito po yung dati nilang tirahan. Ito po yung ating mga red-footed tortoises. So nakalagay na po sila sa aquarium. So para silang naka quarantine dito. Guys, so kawawa. Naka-confine sila dito, parang mga preso. Ngayon, bibigyan po natin sila ng freedom, no? Ng kalayaan. They have been staying here for more than 3 years, guys. Okay, so ito po yung dalawa natin, kukunin natin. Kailangan gentle yung pagkahawak natin. Hello baby. Guys, papakilala ko lang po sa inyo. Ito po si pangalan po nito, si Big. Kasi mas malaki siya. Tapos yung isa, Time. Kaya pagsamahin mo silang dalawa, Big Time. Okay guys, so mamamaalam na po tayo dun sa dati niyang tirahan, guys. Ayan yung meron din siyang sariling ano, mini pond, na miniature pond actually. Kung saan siya ay nagsusoak from time to time. And then dito po yung kanyang feeding area. Okay guys, so this is 50 gallon aquarium.
shout out muna doon sa nagbigay sa akin ng t-shirt na to sa aking Ninong Bibong. Maraming salamat po. At shout out din sa mga kababayan ko sa Kalagdaan, mga kamag-anak ko doon, mga Duwero. Ito po yung Air Force ng Kantilan, Surigao del Sur. Kalagdaan Air Cavalry. We own the night. Okay guys, so ready na po. Ililipat na po natin yung ating tortoises na si Big at saka si Time. Para dito na po sila manirahan sa kanilang bagong habitat, no? Medyo maluwag-luwag to kaysa dun sa tirahan nila dati sa aquarium. Ito, dati po itong pocket garden na kinonvert namin into a mini cage or tawagin mong mini pond for these little creatures. Okay, so ayan na po. Pakawala na natin sila. Ayan. Pwede silang maglublob doon sa tubig. Pwede silang maggalagala. Okay guys, so dito na lang po muna guys. Sa susunod po, see you on our next vlog. Bye!